Magandang araw po muli mga ka-bonsai. Kumusta po? At nandito po muli tayo para i-share po sa inyo muli itong aking bluebell na pinakapit natin sa bato. So last time po na i-share ko na sa inyo ito nung winorkshop natin, wala pa siyang dahon. So ngayon po may dahon na siya, nag-weld na nga. Then i-workshop uli po natin siya dahil i-ayos pa rin natin yung kanyang mga branches. So doon po sa video before, pinakita po natin ng materials pa lang siya, kung paano siya itinanim, and then inayos natin yung mga branches. So, anyway, doon po sa hindi mga nakapanood, ay panoorin po natin yung recap nung dating video. So, panoorin po natin. Okay, ito po siya dati nung materials pa lang siya, at nabili ko po siya sa isang hunter na taga Ilocos po yata yun. Hindi ko na masyadong matandaan. So ayan po yung posisyon na ginawa ko sa kanya. Ipinosisyon ko siya ng nakatayo at saka ko siya ipinakapit sa bato. Okay po, ito na siya ngayon. After mga 1 year, ganyan na po yung itsura niya. Kung mapapansin nyo po, yung mga ugat niya ay talagang kumapit na sa bato. Ayan po. Naglagay po tayo ng maliit na planggana doon sa bandang ibaba para yung mga ugat niya ay makakuha ng sustansya doon sa ibabang part nung paso. Naglagay pa tayo ng konting river sand dyan para mas madali siyang lumago. Okay, sa part po na to ay magre-repot na tayo dahil po puno na ng ugat yung kanyang maliit na paso. So papalitan po natin siya ng medyo mas malaking paso para mas mabilis siyang lumago. Ito po yung napili nating paso na ipapalit doon sa ating materials. Round po siya na medyo mas malaki talaga doon sa dating paso. Okay, after nating maipwesto yung ating materials doon sa bago niyang paso, nag-ready na tayo ng mixture ng simento. Bali po simento at buhangin lang yan na i-apply natin doon sa bato, sa limestone, para hindi siya mabuwal at medyo tumibay siya kahit na magalaw. Okay, pagkatapos nating maikasay yung ating materials doon sa bago niyang paso, gagawin na natin yung next step na tatanggalin naman natin yung kanyang mga dahon at ating i-wiring na yung kanyang mga sanga. Ito na po yung itsura niya nung matanggalan natin siya ng mga dahon. Pagkatapos pong matanggalan ng dahon, pipilian na po natin siya ng sanga. Tatanggalin po natin yung sanga na hindi naman na kailangan para maiayos na natin yung kanyang wiring. Pagkatapos nating mapilian ng dahon at ma-i-wire ulit, ito na po yung kanyang itsura. So nagdagdag pa po tayo ng konting mga bato-bato doon sa kanyang pot para mas magandang tingnan at mas maraming makuhang nutrients yung mga ugat. So mas madali lang siyang lalago. Okay, final result ng ating winorkshop. So ganyan na yung itsura niya. Maganda na siyang tingnan. Maliwalas na yung kanyang puno, kita na rin yung mga sanga at mga ugat. So yan yung pinaka finished product ng ating workshop.
Okay, after po natin mapanood yung recap ng video, so i-workshop na po natin siya. Bali, trimming, then i-ayos natin yung pagkakalayer ng ating mga branches. Kailangan may layer siya, yung tinatawag na ulap-ulap para may dadaanan yung hangin. Then yung sinag ng araw, kailangan lahat tamaan ng sikat ng araw para hindi siya yung mga bandang nasa ilalim na sanga hindi siya nalalanta. So dapat tinatamaan din siya ng sinag ng araw. So importante yung pagkakalayer ng sanga, then yung triangular kailangan masinagan siya lahat ng branches, masinagan lahat ng dahon, masinagan ng araw. So start na natin. Okay, first una natin gagawin ay trimming. So babawasin natin yung mga branches na hindi na kailangan. So kailangan natin yung matulis ang dulo para malukot natin yung mga nasa loob. Tapos na yung ating pagtitrim at na-wiringan na ulit natin siya ng panibago. So ito, maglalagay tayo ng konting accent. Yan, fisherman. Maglalagay tayo dyan para hindi naman siya boring tingnan. Yan. Medyo maglalagay tayo ng pang design. So wala akong makuha ngayon na mga live moss, yung tinatawag na carpet moss. Usually nabubuhay yun pagka gantang tag-ulan na. Pero tinitingnan ko doon sa labas, medyo maninipis pa yung lumot. Kaya hindi ko pa siya nalagyan ng lumot. So mas maganda, dagdag design yung may mga carpet moss yan. Ganun kasi pagka bawa maglalaban tayo sa show, ganyan. Kailangan talaga ready yung ating bonsai bago isabak sa shows. So ito siguro mga 2 years pa mas maganda na yan. Yan na yung ating bluebell na pinakapit sa batok.
lang po yung pagpapakapit sa bato. Tawakan lang po natin yung ating mga imagination para makapag-create po tayo ng magandang bonsai. So ayan po. Okay mga kabonsai, marami po salamat sa inyong panonood ng video na ito. At sana po ay nagustuhan nyo yung kaunting na i-share ko sa inyo sa araw na ito. At sana po ay nagbigay inspirasyon at kinapulutan nyo ng konting idea sa pag-aalaga nyo ng bonsai. Muli po ay sana po ay subaybayan nyo pong muli yung aking mga susunod na videos. Marami po salamat. God bless.